Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako at iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin, inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan. Tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalanging alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinilaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat. Habang tayo po ay papalapit para sa pagdiriwang ng pagbaba ng Espiritu Santo, no, sa nagaganapin at ipagdiriwang sa Linggo. At nasa konteksto pa rin tayo ng Pasko ng Pagkabuhay. At habang si Kristo ay o bago, harapin ni Kristo ang kanyang pagpapakasakin, pagkamatay at muling pagkabuhay, ay kanya pong ipinagdasal ang kanyang mga alagad. Ipinagdasal na sila'y maging isa, ipinagdasal na sila nawa ay iligtas sa kasamaan. Yun mo, mismong si Kristo ang nagdasal. Isa yung tawag dito, kinonsecrate ni Kristo ang mga alagad sa kanya mismong Ama. Ipinaubaya at ibinibigay niya sa Diyos Ama, no, habang siya ay aalis na, o sa kanyang pag-alis, ipinagkakatiwala ni Jesus ang kanyang mga alagad. Kung paanong sabi niya, sila ay iningatan at walang ni isa man sa kanila ang napahamak. So magandang bagay po ito, no, na mapagnilayan natin. Una, ipinagdarasal tayo ni Jesus. Hindi ko lang alam kung pareho ng ating pagdarasal. Pero malinaw, ipinagdarasal tayo ni Jesus. Pero ano ang nilalaman ng dasal mo? Kung dito narinig natin ang laman ng dasal ni Jesus para sa kanyang mga alagad, lalo tigit para sa atin na sumusunod sa kanya. So lahat ng naniniwala, nananampalataya kay Jesus ay kanya pong ipinagdarasal. Malinaw po ba? Ngayon, kung titingnan natin, ang dasal ni Jesus ay sila ay ingatan sa sanlibutan ito kasi hindi na sila makasanlibutan. Ang isa pang dasal niya ay
Sabi nga po, no, ngayon ay pupunta na ako sa iyo. Ilayo mo o ingatan sila sa masama. Iligtas sila sa masama. Iligtas sila sa sanlibutan ito habang sila ay naririto pa sa sanlibutan. Malinaw po ba? Sinusubukan ko ulit na pagnilayan kasi hindi po nilalaman dito yung sabihin na natin, Lord, sana po wala silang problema. Lord, sana po hindi sila magkasakit. Nakukuha po ba? Kasi may mga bagay sa mundong ito, may mga bagay na habang nabubuhay tayo ay hindi natin maiiwasan. Alam ni Jesus yan. Yung pagtanda natin, hindi yan maiiwasan. Gusto niyo pang tumanda, di ba? Tama ba? Gusto niyo tumanda pa. Kaya ayaw niyo mamatay, di ba? Kaya nga, di ba? Kasi hindi hinahangad ni Kristo yung mahabang buhay. Ang nais niya, tayo ay mabuhay. Kahit gaano kaikli man yan o kahaba, yung mabuhay tayo. So madalas, ang dasal kasi natin, Lord, sana walang problema. Pero ang dasal ni Jesus, kung magka-problema, maging matatag tayo. Habang nabubuhay tayo, dahil meron tayong mga desisyon, may mga ginagawa tayo, magkakasakit tayo. Cancer, leukemia, matatinding mga sakit. Sinabi ba na hindi tayo magkakasakit? Pero ang dasal niya, kung magkasakit tayo, maging matatag pa rin tayo. Yung kapag nakakaranas na tayo ng... Kasi no, sabi nga, madaling magsabi ng papuri sa Diyos kapag okay tayo. Pero kapag nagkakasakit na, nahihirapan na tayong magpuri sa Diyos. Para bang kasalanan pa ng Diyos na tayo ay nagkasakit. Pero ang dasal ni Jesus ay tayo po ay mas maging matatag sa mga ganitong karanasan. Madalas, ang dasal natin, siyempre, sana gumaling tayo. Gumaling na. Pero marami ang pinagaling, pero bumalik din sa dati. Bumalik sa dating bisyo, bumalik sa dating ugali na hindi maganda. Ano? Ano ba ang dasal nyo ngayon? Sige nga. Anong dasal nyo? Mahabang buhay pa. Right? Tiyakin ninyo yung kaakibat niyan. Kung gusto niyo na mahabang buhay, o dapat handa kayo sa sakit ng katandaan. Handa kayo sa mga maintenance niyo, sa mga gagastusin niyo. Dapat handa kayo doon, kaakibat niyan. Kasi yun ang alam at yun yung itinuturo din sa atin ni Jesus. Ito yung napakahalagang panalangin na kanya pong hinihiling sa Diyos Ama sa kanyang paglisan. Madalas ko na rin sinasabi, aalis din tayo dito. Pero ano ang nilalaman ng dasal mo para sa mga iiwanan mo? Nawa, masagot na natin ito bago pa man tayo talaga tuluyang mawala sa mundong ito. Dahil hindi yan maiiwasan. Ang pangit naman, no? Nakakasampung henerasyon na, nandito ka pa. Isipin mo nga yan. Imaginin mo rin yan, no? Ngayon pa nga lang, pasaway na, di ba? Ngayon pa nga lang, nahihirapan ng intindihin. Pero ikaw gusto mo pa, no?
Ihanda ang sarili kung paano ang dasal ni Jesus tayo ay maging isa. Inyong pagsumikapan natin, makipagkaisa, maging isa. No, sa mga gawain, sa mga pagkilos, maging isa nawa sila. Hindi yung mag-isa ka, kundi maging isa, makiisa. Malinaw po ba? Sana po, pasalamatan pa rin natin sa banal na misang ito ang ginagawa ni Jesus para sa ating lahat, para sa ating kaligtasan. Amen.